mga padaba sa mga lagi pong nanonood dito sa aming family channel. At kung bago ka sa aming family channel, welcome ka rin po dito sa aming Christian Family Vlog Team Baba Channel. Ako na naman po ang inyong Daddy Atan. At for today's vlog, isishare ko sa inyo bakit binili ko ang EOS M50. At I'm so excited kasi syempre gusto namin mag-provide sa inyo ng quality content with great video quality syempre, kaya medyo nag-upgrade tayo ng ating mga videos. So mamaya papalitan natin yung ating camera. So ngayon po I'm using iPhone 7 Plus bilang pang vlog ko ngayon, and then mamaya itatry natin kung gaano kaganda ba or may mga downside ba yung Canon EOS M50. So mga padabs, ito sobrang excited ako i-share sa inyo itong bagong camera natin. Ito na, Canon EOS M50. So ito siya guys. So makikita nyo sobrang compact na ito. And ngayon gusto ko pong i-share sa inyo yung aking 8 reasons bakit sa dami ng camera or mirrorless camera, ito yung pinili natin. So mga padabs, ito yung kanyang box. At hindi na tayo mag-unboxing kasi talaga nabuksan ko na siya. At sobrang happy naman ako dito. So ito mga padaba, kahit 2018 model pa ito, Mark 1, may Mark 2 na kasi ng M50. Pero for now, 2021, worth it pa rin siyang bilhin sa mga vloggers. If you are into vlogging and photography, videography, pwede siya both. Pwede na siya. Sobrang mas mura siya compared sa ibang vlogging camera. So, sobrang sulit na siya kasi for video and for photo, pwede na po ito. First reason why I choose EOS M50 is lightweight and compact. So makikita niyo to, you can handle this camera using by your one hand. So kahit isang kamay, pwede mo siyang magigrip mo siya. So ito yung palad ko. Ito, ganito lang kalaki yung camera. So maliit lang siya. Pwede mo actually itong ibulsa basta tanggalin mo lang yung pinaka-lens niya. At sa mga vloggers, lalo na mga travel vlogs yung ginagawa natin kung saan tayo pumunta, of course, isa sa mga consideration yung mobility natin, dapat maliit yung camera. Yun nga, compact siya, saka madaling dalhin kahit saan tayo magpunta. So okay siya, magaan siya. Saka yung camera na ito, it only weighs 387 grams for the Black Edition. Number 2 is easy to operate. Madali lang talaga siyang gamitin, i-operate. Kung makikita nyo sa camera, nandito na sa right side yung mga button. So you can operate it using only your one hand. Nandito yung dial niya, nandito na lahat. Katat malapit sa mga mode ba tawag dito, yung switch, okay, pati yung sa button for video and for shutter, so nandito na rin. Thirdly, high resolution. So sobrang linaw talaga ng video na makuha dito, wala ng mga picture kasi meron siyang 24.1 megapixels. At ang camera na ito ay nagsusupport rin ng 4K video. Sa for vlogging, panalo na rin dito yung 1080p at 60 frame per second. Sobrang smooth, sobrang linaw na rin ng video nakuha dito sa camera na ito. So high resolution na siya. And for its price, pwede na siya. Fourth reason ay good autofocus. So si Canon, naglabas siya nga ng mirrorless camera na meron ng dual pixel autofocus. So maganda pa dito, pwede kang mag-focus dun sa subject na kinukuhanan mo, ikiklik mo lang yung touchscreen at yung touchscreen niya. So kung saan mo pinlik, kung saan mo tinatch yung subject, doon mag-focus yung camera mo o yung kuha mo. Saka yung autofocus na ito, makikita mo, halimbawa may face detection siya, saka may eye detection siya. So kapag nag-vlog ka, for example, ayan, makikita mo sa mukha mo parang may square, ibig sabihin, nag-focus yung lente sa'yo. Basta para sa akin, maganda talaga yung autofocus nito. Kasi makikita mo talaga na very clear kung saan siya nakafocus, tapos yung ibang side ng picture or ng video nag-blurred siya. So doon, magandang indication na maganda yung focus nito at napakabilis rin ng focus nito. Pati sa mga madidilim na area kung saan ka nag-shoot or nagpipicture, maganda na rin yung autofocus ng EOS M50. Number 5 is fully articulating touchscreen.
So ito, napakahalaga lalo na sa mga vlogger. Diba, pag nag-vlog tayo, maganda kung nakikita mo yung sarili ko. So ang kagandahan dito sa M50, hindi lang siya na-flip ng ganito, pwede mo rin siyang i-twist. At syempre, 360. Para kung nag-vlog ka, makikita mo yung sarili mo kung nag-vlog ka. So ganyan siya. So kung binuksan yung screen na ito, tapalikod pa siya. Yan. And then, pwede mo siyang i-twist para makita mo siya. Pwede ganyan, pwede hirap ko. Siyempre, maganda dito sa M50, touchscreen na rin siya. At 3 inches yung laki ng kanyang LCD screen. So talagang itong M50, for vlogger talaga kasi napaka-importante lang sa mga vlogger na katulad namin. Wow, vlogger na vlogger kahit hindi pa monetized. Nakikita mo yung sarili mo habang nag-vlog ka katulad ng ganito. So, by this, makikita mo kung nakafocus sa'yo yung camera at kung okay ba yung itsura mo sa harapan ng camera. So, di katulad ngayon, I'm using iPhone 7 Plus lang. Wala tong... At I'm using the rear camera. So, sa likod na camera, ginagamit ko ngayon, syempre, mas malinaw yung likod na camera ng iPhone 7. So, pang-anim is yung connectivity. Wi-Fi, NFC, and Bluetooth connectivity. Using your smartphone, pwede mo nang gamitin yung smartphone mo para maging remote ng iOS M50. So dahil may Wi-Fi connectivity ang ating iOS M50, so you can transfer directly yung mga photos or videos doon sa smartphone mo. So kailangan mo lang gawin ay mag-download ng Camera Connect, Canon Camera Connect para ma-access mo yung iyong iOS M50. So dahil sa connectivity na ito, pwede mo kagad ma-upload sa social media like Facebook or Instagram yung mga photos na nakuha mo sa camera mo. So without removing yung SD card and then kukuha ka pa ng adapter para makuha mo siya sa laptop or directly sa phone mo kung may OTG ka. So through its Wi-Fi connectivity, so you can access immediately yung mga photos na nakuha mo sa iOS M50. So ito yung kanyang Wi-Fi connectivity. So all you have to do is to click itong Wi-Fi button ito. So guys, ito yung itsura naman ng Camera Connect ng Canon. Ito, this one. So mga panabs, yung pang-7 is ports for microphone or external microphone. So makikita mo to sa left side niya. Makikita mo may mic. Nakasulat, and then meron yung... Tatanggalin mo lang yung cover. Tulad po nito. At yun. Kasi yung iba pong mga mirrorless camera or yung iba mga DSLR, wala silang external microphone. So using external microphone, mas gaganda yung audio. So dito, I have here a microphone, Senda brand. So pwede natin ilagay sa ating iOS M50. O diba? Vlogger na vlogger, tura ko dito. Wow! Hi, brads! At dito mga padab, sa right side naman, dito sa baba ng switch niya, nandito naman nakalocate yung micro USB and HDMI port. So, ito siya. So, lastly, mga padabs, number 8 is interchangeable lens. Actually, pinag-isipan ko kung ito ba talaga bibilin ko or yung G7X Mark 1 or Mark 2. O kahit yung Mark 1 lang kasi mahal talaga yung, mas mahal yung Mark 2. At yung G7X kasi, hindi siya interchangeable lens. So, hindi fix na yung lente niya. Kung ano yung naka-built-in na lente doon, hindi mo siya pwedeng palitan. So, dito sa iOS M50, pwede natin palitan yung kanyang lente. Ayan, so i-click lang natin ito. Ayan, so ito, meron pa. Teka lang. So, itong iOS M50 ko, meron na siyang kasamang kit lens na 15 to 45 millimeter. It is a very good lens for a beginner katulad ko. Pwede siya sa photography and sa video. Very good jam na talaga siya. Very good jam. So dahil interchangeable lens siya, pwede mo gamitin ng ibang EFM lens o mount lenses. Pwede mo rin gamitin dito yung mga pang DSLR na mga lente. So kaya niyang support yung mga EF or EFS lenses gamit ang adapter katulad ng Viltrox. So yan mga padabs, yung aking 8 reasons why I choose Canon EOS M50. At ngayon, gagamitin na natin siya sa pag-vlog at makapapansin niyo yung mga contents namin sa mga susunod na mga i-upload namin ni Mami Sheila and ni Baby Caleb.
gamit na namin ang EOS M50. So ngayon, papalitan na natin ang ating pang-vlog ngayon using EOS M50. So eto na siya, guys. 1, 2, 3, peekaboo! So yan, mga padaba, gamit ko na ngayon ang EOS M50 at sana okay yung mic ko. Hindi ko alam kung hindi ko pa siya na manual setting. So sana maganda yung quality ng voice ko ngayon kahit paus-paus ako dahil kagagaling ko lang sa cuff. So yan, makikita nyo, medyo nagbe-blur na yung likod ko. Para ka naka-depth effect. Yan, dahil sa autofocus, sa dual pixel autofocus na binibigay ng EOS M50 natin. So mga padabs, so asahan nyo po sa mga susunod na vlog namin, gamitan namin of course itong EOS M50. Actually, pinili ko talaga ito dahil mas mura siya comparing talaga sa Sony. But if you are in terms of videography, go with Sony, talagang napakaganda ng science color niya. Yun nga lang, medyo mahal talaga yung mga lente ng Sony. Unlike sa Canon, mas mura, mas cheaper yung mga Canon lenses. But if you are into vlogging, okay na tong Canon M50. Mas mura siya pero okay na rin to sa quality. So ito na mga padabs, naka EOS M50 na tayo. Wow, ang ganda, may pa-blurred yung likod. Diba? Pili ko vlogger na kami kahit hindi kami ma-monetize dahil malayo-layo pang takbuhin ng aming channel. Kaya ano, diba? Ay, salamat sa Panginoon. So bago tayo matapos sa vlog na ito, shoutout pala kay Sir Rod ng professor ko sa PUP, Rodrigo Dolorosa. Shoutout din kay Sir Edibert Bonifacio Gayo. Salamat sa panonood ng aming mga vlogs, sa aming mga family vlogs, na-inspire kayo at na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon at sa mga Christian vlog lifestyle namin. So guys, mga padabs, kung bago ka din sa channel na ito, sana po supportahan nyo ang aming channel by subscribing and also by hitting the like button and also the ring notification bell para maging updated kayo sa mga susunod naming vlog gamit na itong EOS M50. So mga padabs, salamat po sa panonood ng aming vlog. Nawa, patuloy nyo kami supportahan at patuloy pa kami mag-upload ng mga magagandang content. Salamat po sa panonood at pagsubaybay sa aming family, sa Team Babaw Family with Mami Sheila and Baby Caleb. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Thank you for watching! Hey, nandito na ako sa bahay. Oh. Oh, special guest. Si Ate Rose. Hi! Oh, ay, ganun pa sa mga padama. Ngayon nga siya. Ay, mga padaba! Oh, di ba? Isang man, smile! Ah, ito, ikaw, smile. Ito, walang ipin. Oh. Ay, ambot. Ay, Caleb! Anak, sabi mo. Thank you for watching! Uyak!